Yung Pantawid Pasada Program, programa ng gobyerno, ayuda para sa mga tsuper natin apektado nitong pagtataas ng presyo ng gasolina. Ito ho ba ay sa inyong palagay ay may malaking naitutulong din kahit papaano para ho sa mga take-home pay, kumbaga, ng ating mga tsuper? Siguro po, Sir Red, saka Mampat, yun po yung sinasabi, hindi naman po ganong kalakihan yung binibigay nila. Yun po yung makakatulong din kahit papano, pero nagiging problema po natin. Sa banko po ang nagiging problema natin dahil napakabagal po ng banko na mabigyan na malagyan yung mga card namin. Actually po, gusto nga namin makipag-ugnayan ni kasamang Obet Martin ng Pagang Mazda kay Sekretary. Kung naririnig po ni Sekretary to, hindi po kami sa kanya ng meeting. Kasama po si Chairman Guadi at kami po, isama na po natin yung banko rito para magkaintindihan na talaga kung kanino ba talaga ang problema. Kasi ako po, sa tingin ko, wala pong problema sa LTFRB. Ang nagiging problema po, nakikita ko sa banko, sa Land Bank po, Mampat at saka Tama yun. Kaboy, ito ho ba nakapag-schedule na kayo for a meeting with the DOTR officials and at the same time with LTFRB para ma-erase itong concern na ito? Ngayon ho, nagulat kami sa sinasabi ninyo kasi ho, ang balita naman ng gobyerno, the immediate, kumbaga, immediate solution talaga nila itong Pantawid Pasada program. Tama po kayo doon. Actually po, hindi po namin naabala si Secretary dahil yung sa budget hearing nila. Siguro next week po kami, next week po kami talaga magpapa-schedule sa kanya para po matapos na itong problema. Ang nangyayari po, nakikita namin parang parang nagtuturoan. Kaya gusto namin ma-trace kung sino yung talagang ang may problema dito sa Pantawid Pasada na to. Kasi yung pera po, yan dyan na. Nilagay na po ng DOTR ang pera sa banko. Pero ang nakikita po namin, ako po personally, ang nakikita ko, yung Land Bank po ang may problema. Do you have proposals, Kaboy? May mga panukala ho ba kayo? Meron po kaming papanukala kay Secretary. Na dapat talaga ako, sa aking sariling pag-observa, dahil po, dapat po talaga magandang ugnayan ng LTFRB, DOTR, at saka po ng banko. Kasi para po mapadali ang proseso natin at mula ng mga katulong po. Kasi ibibindin ng banko yung pera, pero sino po ang nasasaktan? Yung po ating mga driver, baka mamaya po, kung kailangan ma-release, baka po, sabi nga, aanin pa yung damo kung patay na yung kabayo. So Kaboy, itong Pantawid Pasada, di ba, ito yung 6,500 po sa mga PUJs na driver, tama ho ba? Tama po kayo. Yan po yung traditional jeep, 6,500. Pero po yung modern jeepney, 10,000 po yan. 10,000. Tapos Kaboy, ito po, sabi nyo nga, mukhang yung problema nasa Land Bank. Ito bang mga jeepney drivers or yung operators, kung sino man tatanggap po nitong Pantawid Pasada, meron naman po kayong Land Bank na mga ATM cards? Lahat ba? Or kailangan pumunta sa banko, may ipapakita? Ano ba yung proseso para makuha po itong Pantawid Pasada? Ito nga po yung dapat natin pang isang i-discuss, isang mabigit po nangyayari. Halimbawa, ma'am, yung pong jeep, nabili ko. Wala naman sa pangalan ko. Yung card ay ando sa dating may-ari. Hindi naman po binibigay ng dating may-ari yan. Yun po yung nagiging problema. At saka po, meron po nangyayari na halimbawa ako, hindi ako tunay na may-ari ng unit. Pupunta ako, may authorization. Hindi rin po nila binibigay ng Land Bank. Ang gusto nilang kumuha, yung tunay na may-ari. Paano man po, halimbawa, operator ako, may trabaho ako. Ngayon, pinabalik mo ako, hindi ko nakuha. Babalik pa ba ako? Aksayin ko ba yung isang araw ko na wala naman akong pakinabang niya. Kung di kailangan, bigay ko sa driver yan. Di po ba? Kaya marami pong dapat ayusin at pag-usapan po. Nakikita po namin yung mga problema. Kaya po gusto namin humiling ng meeting. Kung narinig po ni Secretary to, sana mabigyan niyo po kami ng pagkakataon para masettle po natin itong mga problema. At hindi po, maraming lalabas sa problema na magireklamo po yung ating mga tsuper at mga operator.